Hi guys, welcome na naman po sa ating vlog. At sa video ng ito, tuturuan ko kayo ng mabilisan kung paano mag-fill up ng One Health Pass. At medyo pinaiksi na ito at pinasimple guys. Kaya huwag na natin patagalin, simulan na natin. Sa pagkakataong ito guys, ang gagamitin natin ay ang cellphone. At pumunta na tayo sa Google. Yan, click natin. Tapos BOQ Health Declaration Registration, i-click lang po. Tapos basahin lang po itong paalala na to. Tapos ito na po yung platform ng One Health Pass. I-click lang po itong register. Tapos po lalabas itong paalala na to. Ibig sabihin lang to, kailangan na wasto yung inyong ilalagay na impormasyon. Yan, i-click lang po yung OK. Tapos ito yung susunod. Do you want a hassle free? Huwag nyo na pong pasinin yan. I-click nyo na po yung done and close. Then ito na po yung susunod ngayon, yung mga initial na tanong bago tayo magsimulang pumunta dun sa platform ng information natin. Ilagay lang po yung date nung arrival natin sa Pilipinas. Next is select type of port of entry. Ibig sabihin kung saan po tayo papasok sa Pilipinas. I-click lang po yung airport. Then sunod po yung airport, seaport of arrival. Kung saan tayo lalapag. Ako kasi guys, sa Terminal 3 ako lalapag, kaya inilagay ko na IA Terminal 3. Then next, arriving as passenger or crew. Aircraft passenger po yung piliin natin. I-click lang po yung aircraft passenger. Next is passport type. Siyempre, Pilipino tayo. Piliin po natin yung Philippine passport holder. Then next po, lalabas po itong classification na to. I-click po yung OFW kung kayo po ay overseas Filipino worker. Tapos, category, kung saan po ba kayo naka-base? Land-base po ba? Sea-base? Ayan, land-base ako. Then, ang susunod pong tanong is, have you been vaccinated for COVID-19? Kung may vaccination po kayo, lagay lang po yung yes. Pagkatapos po, vaccination card. Ako, pinili ko po ito yung WHO ICB. Then after, hinanap ko lang po yung bansa kung saan ako nabakunahan. Ayan, binili ko United Arab of Emirates. Tapos po, i-click lang po yung next. Ayan, at pupunta na po tayo sa mismong platform ng One Health Pass para puro sa mga personal information natin. Tsaka uploading na po ng ating mga vaccinations at PCR. Ayan po, ilagay lang po yung apelido. Next is po yung pangalan. Tapos po, ang susunod ay ang inyong middle name. At ang sunod naman po ay ang inyong suffix. Kung meron po kayong senior, junior, the first, pwede nyo pong ilagay dyan at i-indicate dyan sa inyong One Health Pass. Ang susunod naman po ay ang inyong birth of date. Yan, i-type lang po yung inyong birth of date. Tapos po, automatic na mag-generate kung ano po yung edad nyo ngayon. Ang susunod po, sex, male or female, male po. Tapos, next is civil status, married. Then, nationality, syempre, Pilipino tayo. Ang sunod naman po ay ang inyong PhilHealth number. Kung hindi nyo naman po maalala o wala, ilagay nyo na lang po yung NA. Kasi medyo po talaga mahirap tandaan itong PhilHealth number na to. Ang next po ay ang inyong passport number. Tapos po, ang susunod ay ang inyong mobile number sa Pilipinas. Tapos po, ang susunod ay ang inyong email. Importante ito guys ha, kailangan accurate itong email na to dahil kasi dito magpapadala ng PDF copy ng inyong One Health Pass. Tapos, ang susunod naman po ay ang residential details. Ang ilalagay nyo po rito guys, kung saan kayo pupunta o uuwi pagkatapos nyong lumabas ng airport. Ang una po ay ilagay nyo ang inyong house number. Tapos ang susunod naman po ay ang inyong street or purok. Pagkatapos nyo nailagay yung purok, tapos select your province. Yan, hanapin nyo lang po kung saan kayong probinsya uuwi. Tapos ang susunod po is municipality or city. Tapos ang susunod po ay ang barangay na nakakasakop sa inyo. Okay, next na po tayo, travel details. Country and territory of port of exit. Ilalagay nyo po rito kung saan kayong bansa nang galing. Next is yung airline name. Kung saan po kayong eroplano sumakay. Kagaya ko, halimbawa, sa Etihad Airways. Tapos po, ilagay po yung flight number. Kung wala naman po yung flight number dyan, ilagay nyo na lang po rito sa
others o specify nyo na lang po. Then next is yung date ng departure nyo doon sa bansang aalisan nyo. Tapos date of arrival in the Philippines. Ayan, automatic na po yan dahil kasi napila pa nyo na yan kanina. Ang next naman po is type of OFW. Tapos ilagay nyo po yung employer's name nyo. Ayan, ako inilagay ko Etihad Airways. Number 1. Next is, are you a vacationing OFW? I-click lang po yung yes, pero automatic na po yan na may yes. Pagkano naman po, i-click lang yung no. Tapos, ang susunod is yung inyong vaccination information. Have you been vaccinated for COVID-19? I-click lang po yung yes. Tapos, first dose. I-click lang po yung yes kung nagkaroon na po kayo ng first dose ng inyong vaccine. Tapos, ang susunod po is ilalagay nyo yung date ng inyong unang vaccination. Tapos, ang next naman po is yung name ng inyong vaccine. Kaya ako, yung una kong vaccine is Sinopharm. Tapos, ang inyong second dose. I-click lang po ang yes. Tapos po, same process lang. Ilagay lang po yung date ng inyong vaccinations. Pagkatapos po, ilagay nyo rin po yung pangalan ng inyong vaccine uli. Tapos, nandito na po tayo sa uploading ng ating vaccination certificate. Kaya guys, make sure na na-upload nyo na sa inyong cellphone ang inyong vaccination certificate at ang inyong PCR para madali na natin gawin itong One Health Pass. Ayan, naka-upload na. Ang susunod is COVID-19 PCR or antigen test result. Yan kung kayo naman po ay may test result, i-click lang po ang yes. Pagkatapos naman po, i-upload nyo na po yung inyong test result ng inyong PCR or antigen. Ang next naman po ay ang inyong date of swab. Ibig sabihin yung PCR po kung kailan kayo kinuna ng specimen. Pagkatapos po, nandito na tayo sa testing protocol. Dito po ilalagay nyo lang naman po kung saan kayo mag-PCR. Kung halimbawa po kailangan nyo pag nasa Pilipinas na kayo ay magpa-test. Tapos ang susunod na po is countries travel. Ibig sabihin kung meron po ba kayong napuntahan na iba't ibang bansa. Ayan, kung wala naman po, i-ignore nyo na lang po yan. Tapos ang susunod po is exposure history. Kung meron ba kayong exposure within 14 days sa mayroong symptoms ng COVID-19. Kung wala naman po, ilagay nyo lang po yung no. Tapos ang susunod naman po ay ang inyong clinical information. Have you been sick in the past 30 days? Kung hindi naman po kayo nagkasakit, ilagay nyo na lang po yung no. Tapos ito na po yung data privacy and affidavit of undertaking. At kung may time pa po kayong basahin, mas mainam na po na basahin nyo yan. Tapos may box pong maliit dito. Yan, i-tick nyo lang po. Tapos kopyahin nyo lang po itong captcha na to for security reasons na hindi kayo robot. Yan, i-type nyo lang po yung H38TRL na yan. Pagkatapos, at ito na po yung pinaka-final step, i-click na po natin yung submit. Ayan po, intayin na lang po natin mag-generate ang ating One Health Pass. Ayan po. At ayan nga po, nag-provide na siya ng One Health Pass. At guys, ito nga pala ay lalabas din sa inyong registered na email na ibig sabihin, successful tayong mag-register sa One Health Pass. At makikita nyo po rito lahat ng information na inyong inilagay kanina ron sa personal data and mga other informations na inilagay nyo ron sa inyong One Health Pass. At sa pagkakataong ito guys, ipapakita ko sa inyo na lumabas na sa aking email yung One Health Pass para kung halimbawang gusto nyong i-print o mas mainam talaga guys na i-print nyo na lang to para hindi hassle. Kahit ako, dala ko yung vaccination certificate ko at ang aking PCR test result para pagka nakita ito sa check-in counter, wala nang maging hassle. Kaya hanggang dito na lang guys, maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay makatulong sa inyo ang video ito. At huwag lang pong kalimutang mag-like, share and subscribe sa mga kapwa natin OFW. Maraming salamat. Ciao!